ang multirole fighter aircraft acquisition project ng Philippine Air Force ay tuloy na. Ang JAS 39 Gripen ng Saab ang siyang mukhang papaboran para sa proyektong ito. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon nga po sa mga reports mula sa Sweden, ay sinabi nito na ang Swedish government ay nagbigay na ng green light upang mag-allow na mag-export ng Saab JAS 39 CRD Gripen fighter aircraft sa ating bansa. Ito nga po ay under negotiation pa ng Department of National Defense na may budget na $1 billion. Sa pagtatapos nga po ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Swedish government ay mukhang lumambot na sa ating bansa dahil naging matigas ito noong panahon ng human rights record. Ngunit ang Swedish Arms Export Agency ay hindi pa kinukumpirma o dinedenay ang approval sa pag-export ng mga eroplano sa Pilipinas. Ayon nga po kay MaxDefense Philippines ay sinabi nito na isang dosenang mga bagong JAS 39 CRD fighter aircraft ang inoffer ng Sweden sa ating bansa. At posible pa nga po itong dagdagan ng dalawang bagong gawang mga eroplano na kasama sa deal dahil ang Saab ay nakikipagkumpetensya pa rin sa Lockheed Martin F-16 CRD Block 70 Viper. Sa ngayon mga idol, ang offer ng Saab ang siyang pinakamura kung ikukumpara sa Lockheed Martin. Ngunit kung pag-uusapan naman ang pagiging advanced at interoperability ay mas lumalamang ang F-16 Viper. Bilang parte ng 2019 to 2023 horizontal phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng requirement para sa multirole fighter aircraft acquisition project. Layunin nga po nitong makabili ng at least isang dosenang units ng mga multirole fighter aircraft na magiging premier air combat aircraft ng ating bansa. Ang magiging end user nga po nito ay ang Philippine Air Force 5th Fighter Wing kung saan tatanggap sila ng isang dosena o higit pang mga eroplano. May budget nga po ang proyektong ito na $1.2 billion. Ang acquisition mode ay gagawin sa pamamagitan ng negotiated procurement o government-to-government deal. Ang dalawang matunog na bansa nga pong nagkukumpetensya para sa proyektong ito ay ang Estados Unidos kung saan minamarket nito ang F-16 CRD Block 70 Viper at ang Sweden kung saan minamarket naman ang JAS 39 Gripen. Ang Saab JAS 39 Gripen ay isang light single engine multirole fighter aircraft na minamanufacture ng Swedish Aerospace at Defense Company na Saab AB. Ang Gripen ay merong delta wing at canard configuration na may relaxed stability design at fly-by-wire flight controls. Ang eroplano nga pong ito ay unang lumipad noong December 9, 1988 at na-introduce naman noong June 9, 1996. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1987 hanggang saksalukuyan at meron na nga pong halos 300 mga units ang mga nagagawang ganito. Ang mga current operators nga po ng fighter aircraft na ito ay ang Brazil, Czech Republic, Hungary, South Africa, Sweden, Thailand at United Kingdom. Ang Saab JAS 39 CRD ay pinapalipad ng isa hanggang dalawang crew. Ito nga po ay may habang 14.1 meters para sa C at 14.8 meters naman para sa D. Parehas nga po itong may wingspan na 8.4 meters at may height na 4.5 meters. Ang wing area naman ito ay 30 square meter. Ang eroplano nga pong ito ay may empty weight na 6,800 kilograms at maximum takeoff weight na 14,000 kilograms. Ang fuel capacity naman ito ay 3,000 liters habang ang payload ay 5,300 kilograms. Ang power plant nito mga idol ay isang Volvo RM12 afterburning turbofan engine. Ito nga po ay mayroong maximum speed na Mach 2, may combat range na 800 km, ferry range na 3,200 km at service ceiling na 15,240 meters. Para naman sa armament mga idol ay meron itong isang 27mm Mauser BK-27 revolver cannon na may 120 rounds. Meron nga po itong 8 total na hard points, 2 sa ilalim ng fuselage, tig-2 naman sa magkabilang wing at tig-1 sa wingtip. Ang mga ito nga po ay may capacity hanggang sa 5,300 kilograms. At may provision din ang mga ito upang makapagdala ng missiles, bomba at iba pa. Kabilang na nga po dyan ang 6 na AIM-9 Sidewinder, 4 na AIM-120 AMRAAM, 4 na AGM-65 Maverick at 2 KEPD-350. Para naman sa bomba ay 4 na GBU-12 Paveway 2 Laser Guided Bomb at 8 Mark 82 Bombs.
Kaya rin itong magdala ng electronic countermeasures at digital joint reconnaissance pod. Mga idol, maganda at maasahan na rin ang mga JAS 39 Gripen ng Saab. Malaking bagay na nga po ang mga brand new units ng mga multi-role fighter aircraft para sa Philippine Air Force. At talaga nga namang pabor na pabor sa Pilipinas ang eroplanong ito dahil mas mura at mas maraming units ang kayang i-offer ng Saab para sa Pilipinas. Kaya't siguradong panalo ang ating bansa sa kontratang ito. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!